Magandang umaga din po sa inyo, sir. Opo, ano ba latest sa Bulkang Mayon? Talaga bang wala pang indikasyon na tayo magbababa ng alert level, Dr. Bakulkol? Wala pa pong indikasyon na we have to lower the alert level kasi as of the moment, technically, nag-i-erupt pa rin yung volcano. It's just that it's an effusive eruption. Opo, so, opo. Eruption pa, pero eruption pa, pa rin po yun. Alert level 3 pa rin tayo, Doc? Tama po kayo, alert level 3. Kumusta? And within the past 24-hour period, meaning June 22, 5 a.m. kahapon and 5 a.m. kanina, wala po tayong naitalang volcanic earthquake. And meron po tayong naitalang 13 pyroclastic density current event, again, on the same time frame. And meron din tayong 339 rockfall event. Opo. Pero kung ikukumpara, Doc, yung mga paglalabas ng lava, ng rockfall events nitong mga nakalipas na oras at araw, mas kakaunti na po siya ngayon? Yung 339 rockfall events is slightly higher than the 299 rockfall events that we recorded between June 21 and June 22. Tapos, SO2 natin bahagyang tumaas naging 706 tons per day, which is higher than the 574 tons per day of SO2 that we measured on June 21. Opo, opo. So, pero ano pa rito, we consider this as low-level parameters. Opo. Ano pong mga possible scenarios pa na mangyayari ngayon dito sa Mayon Volcano, Doc? Nando na ba yung mas malaking possibility na kakalma na siyang ulit? Again, kapag mag-maintain yung ganitong low-level parameters, we will probably have effusive eruption within the next few weeks or months. Katulad nung nangyari nung 2014, it took 3 months bago humupa. So, yung template na sinusunod ngayon would be the 2014 template. So, hopefully, hindi yan magbabago kung dire-diretso yan. Walang abrupt changes within the next few days. This would probably take at least 3 months. Opo. So ngayon, bawal pa rin, Dr. Bakulkol, ang anumang human activity within the 6-kilometer permanent danger zone. Tama po kayo. Bawal po yung any human activity inside the 6-kilometer permanent danger zone. Opo. Ang FIBOC Suba, meron ho bang say or pwede ba kayong magrekomenda kung halimbawa yung mga residente outside of the 6-kilometer permanent danger zone ay palikasin na rin? Kanino ho ba nang galing ang desisyon na ipalikas yung nasa 7-kilometer? Kami po yung nagre-recommend, pero as of now, wala pa po kaming recommendation na ipalikasin yung nasa 7-kilometer radius from the volcano. Okay. So ang pinapalikas lang po namin is the mga taong nakasira within the 6-kilometer permanent danger zone. Ayun. So kung nag-decision man halimbawa ang ilang alkalde ng LGUs within that 7-kilometer danger extended danger zone, wala pong naging recommendation ang FIBOX doon? Wala po kaming recommendation po doon. Opo, opo. Ngayon ba, kumusta yung sulfur dioxide na nanggagaling sa Mayon Volcano, Doc? Again, medyo tumaas, naging 706 tons per day of SO2, which is higher than 574 tons per day of SO2 that we measured on June 21. So, bagyang tumaas, pero again, this is just slightly above the normal emission of sulfur dioxide ng Mayon. Kasi normally, mga around 500 tons per day pa rin ang ini-emit niya on a normal day. Pero again, ano lang ito, konting pagtaas lamang, pero hindi po ito significant. Opo, opo. Gano'n nakalayo inabot ng lava flow? Yung pinakamahabang lava flow na naitala natin is 2.5 kilometers away from the crater dito po sa May Miisi Gali. And dito naman sa May Bonga Gali, umabot po ito ng 1.8 kilometers. Opo, malayo pa naman yan dun sa mga pinakamalapit na residential area nung 6 kilometer. Ano po, Doc? Malayo pa po ito, malayo pa po. Alright. Kumusta ho naman ang Taal and Canlaon? Yung Taal volcano is still on alert level 1 since July 2022. And kahapon, between 5 a.m. kahapon and 5 a.m. today, we recorded 23 volcanic earthquakes. Slightly higher than the 19 volcanic earthquakes that we observed, again, on the same time frame between June 21 and 22.
Pero kung susumahin natin yung mga volcanic earthquakes na to, yung total energy seismic release nila will just be within the background level. Ang Canlaon? Yung sa Canlaon naman po, between yesterday and today, we only recorded one volcanic earthquake. Alright. Baka may paalaala kayo, Doc, sa ating mga kababayan, lalo yung nasa Albay area na mukhang matatagalan pa bago sila makauwi sa kanilang mga bahay, yung nasa mga evacuation center po ngayon. Yung mga nasa evacuation centers, tiis-tiis lang. Again, ito talaga, ito yung behavior ng mayon. It would probably take several months, 3 months at least. And para wag muna tayong bumalik doon sa inside the permanent danger zone para po ito sa ating kaligtasan. Opo, Doc, yung mga equipment pala ninyo sa Mayon Volcano, kumusta? Hindi ba naapektuhan itong pag-alboruto ng vulkan? Hindi naman. Hindi pa naman naapektuhan yung mga equipment namin. Alright, so yung data na kinakailangan pong makuha ninyo ay natatanggap pa rin ninyo hanggang sa ngayon? Tama po kayo, nakukuha pa rin namin yung mga important information na kailangan namin makita. Oh, wala na hong insidente na mga pagnanakaw na equipment po ninyo gaya ng mga nakalipas na panahon? So far, lately, wala po kaming na-report na ninakawan kami. Usually, ninakaw nila yung solar panels or yung mga batteries. Pero from the past few months, wala po kaming naitalang ninakaw yung mga instrumento namin. Alright. Mag-iingat po kayo, Dr. Teresito Bacolcol. At muli, maraming salamat po sa oras at impormasyon po ninyo sa amin. Ano po? Saktong kwentuhan, saktong balitaan, at saktong impormasyon ang hatid namin sa inyo. Kaya kahit nasaan ka man, tumutok na everyday dito sa Telerado YouTube channel. Don't forget to click the subscribe button. Now! Mwah, mwah!